mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, ang sender ng kwentong Batak ng Dungan, Pasok sa Kulambo, Tindera ng Alimasag at Bihag ng Mga Hapon. May kwento po ulit akong ibabahagi kay sa inyo. Ito ay karanasan ko, ng kapatid ko, at ng mga taong nakapalibot sa akin. Hindi gaya ng mga una kong mga kwento nun. Ito ay hindi patungkol sa mga aswang, kundi sa ibang mga nilalang naman. Bale, maraming kwento po ito. Mga tatlo siguro. Unang karanasan. Nasa high school ako noon. Kung hindi ako nagkakamali ay mag-fourth year high school na ako. Sa mga nakasubaybay na mga karanasang naibahagi ko na, yung mga title po ay nasabi ko na kanina at pwede nyo yung pakinggan ulit. Alam po ninyo siguro na palipat-lipat kami ng tirahan sa Antique at Iloilo. Kaya naman napakarami naming karanasan sa aswang. Nakadepende din yung palipat-lipat namin sa kung saan nakadestino ang aking ama. Ito naman ay yung mga panahong nasa Antique kami. Yung lola ko sa father's side, umiiyak noon gawa ng paborito niya nga si Papa. Kaya nakiusap ito na kung pwede ay doon na lamang muna kami sa Antique mamalagi. Tsaka gusto niya kasi na huwag mabakante yung bahay namin doon para hindi matirahan ng kung ano-anong mga nilalang. Noong mga panahon na ito, meron kaming sasakyan na tinatawag na multicab. Alam niyo na siguro kung anong klaseng sasakyan ito sa mga hindi nakakaalam. Pwede niyo itong i-Google. Ito yung sasakyan na nilalagyan ni Papa ng mga pesticide at binabiyahe dahil nga agriculture siya. Yung kapatid ko namang lalaki ay nasa third year noon. Nag-aaral kami noon sa St. Anthony's College. Alam na mga taga-Antique kung saan ito. Nangyari ito noong summer. Merong lugar na tinatawag na May Bato. Noong nangyari ito ay inanyayahan ako ng kaklase ko na pumunta sa kaarawan niya. Gawa nga ng hindi ako marunong magmaneho. At pahirapan makakuha ng masasakyan noon lalong-lalo na kapag maabutan ka ng gabi sa daan. Marunong naman magmaneho yung kapatid ko kaya ito na yung sumama. Tsaka isa pa, kakilala din naman niya yung may kaarawan noon. Pinayagan naman kami nila Papa. Naging maayos naman ang kaarawan na ito. Natapos at umuwi kami ng mga bandang alas 10 na ng gabi. Bagamat may cellphone na noon, Sir Seth, alam mo naman, load lamang talaga ang meron nun. At kadalasan yung mga estudyante kagaya namin ay nauubusan ng load. Wala kaming pera. Mga 8 kilometro ang layo ng bahay namin mula sa lugar o sa bayan kung saan nag-birthday ang kaklase ko. At ang dadaanan namin ay may mga parte talagang walang mga kabahayan. Kagaya ng puro bundok lang. Tapos palayan. Patag. As in malaking parte ng kalsada noon sa Antique ay wala pang mga kabahayan. Unless talagang nasa isang barangay ka o bayan ka makarating na kumpulan din naman yung mga bahay. Pauwi na kami ng kapatid ko. Mabagal lamang ang takbo namin at nakikinig kami sa radyo ng sasakyan. Nung nasa bandang kalsada na kami napaangat noon, kung saan yung lugar na ito ay sikat ang kalsada sa mga bagat kung tawagin. Yung mga kung ano-anong nilalang o hayop ang biglang susulpot sa harap nyo, o di kaya ay ililigaw kayo, iwawala, o matagal kayong makakalagpas sa kalsada. Paminsan-minsan ay magiging sanhi pa ito ng pagkadisgrasya nyo. Sabi ko sa kapatid ko, pag nakarating na kami doon sa lugar na yon, bilisan niya ang takbo at huwag pabagal-bagal. Hindi dapat kami magtagal doon sa parte na yon. Lalo na Sir Seth, yung takbo niya noon ay hindi ata tataas sa 60 kilometers per hour. Noong andun na kami banda, rough road yon. Kaya medyo maingat din ang kapatid ko paangat. Tapos walang ilaw.
Itong kapatid ko, hindi man lamang binilisan ng pagtakbo noon. Walang kabayan doon. Kaya naman nagulat kami nang bigla na lamang may humarang na aso. Gulat na gulat yung kapatid ko. Sabi niya ay anong gagawin niya noon. Gawa kasi Sir Sat ng magtataka ka kasi sinakop po talaga nung aso yung kalsada. Walang paraan ang kapatid ko na umiwas noon. Alangan namang tumigil kami ay alanganin din naman. Kaya sabi ko sa kanya, dala na rin ng kaba. Idiretso na lamang niya. Kung masasagasaan, masasagasaan. Kung talagang aso yan, iiwas yan kako. Nung ando na talaga kami malapit sa kanya, yung alam mong hindi na makakaiwas yung asong ito. Siyempre ang expected mo noon sir, makakarinig ka ng kalabog doon sa harap. Mararamdaman mo pag may mabangga ka, di ba? Pero takang-taka kami nang wala kaming maramdaman na kung anong pagbangga noon. Nung nakalagpas na kami doon sa kinatatayuan ng asong ito, nilingon ko ito pero wala akong nakita. Sabi ko sa kapatid ko, baka nabagat kami noon. Saka ba, dito na binilisan konti ng kapatid ko. Naging kampante na ako kahit papano gawa ng wala namang ding nasaktan talaga at nakakagilty kung sakaling nakabangga nga kami ng kawawang aso. Yun nga lang Sir Seth, napatingin ako bigla sa may side mirror ng sasakyan. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali o namamalikmata lamang nun. Ang tagal ng titig ko sa salamin. At sigurado akong sa bandang gilid ng sinasakyan namin ay meron akong kung anong itim na nakikitang nilalang na alam kong hindi aso. Hindi ganun kalaki ang aso. Hindi din ito masasabing anino. Itim ito na figura na napakabilis na humahabol sa sinasakyan namin. Lalong binilisan ng kapatid ko ang pagmaneho noon. Hanggang sa makarating kami sa patag. Gawa ng hindi lamang pala ko ang nakakita. Ultimong yung kapatid ko. Napansin din yon. Pero sa side mirror niya naman banda kung saan siya nakapwesto sa driver's seat. Pagkarating namin sa patag, nawala na yung humahabol. Naging kampante na kami doon kasi nga puro palaya na doon banda. Pagka-uwi namin, akala namin okay na sir. Pero saktong pagkahinto namin ng sasakyan noon, yung mismong puno na malapit sa pinagparkan namin ng multicab, yung puno ng santol, kahit na marami pang ibang puno ang nandoon, etong nag-iisang puno lamang ang bigla na lamang nagkalasan ang mga sanga na para bang merong bumagsak o yumugyog noon. Dali-dali kaming tumakbo ng kapatid ko papasok ng bahay. Mabuti na lamang at nakagawian na ni Papa na hindi ito ilak hanggat hindi kami nakukompleto sa loob. Ikinuwento namin kay Papa ang nangyari. Sinermonan pa kami Sir Sat kasi nga gabing-gabi na. Lumabas naman si Papa para i-check yung santol pero wala naman siyang nakita. Pinagsabihan kami na wag nang magpagabi dahil nga bukod sa mga nilalang, daanan din po ng NPA ang lugar namin. Lalo na at hindi biro ang magkakamultikab sa lugar namin noon. Pwede pa itong nakawin o karnapi ng mga tulisan. Etong sumunod na karanasan, eto yung mga panahon naman na naospital ang tito ko na baldado. Kung naalala nyo, siya yung sa mga ipinadala kong kwento, lalo na yung sa tindera ng Alimasag yung pamagat. Siya yung nakatira doon sa ancestral house namin sa Iloilo. Umuwi kami ng Iloilo noon para masamahan ni Mama si Tito sa ospital. Ako, yung kapatid kong lalaki at yung tatlong kapatid na babae, si Papa at ang second cousin namin. Pa-college na ako noon. Tumawag si Mama noon na nasa Barotac umano siya. Sunduin siya sa sakay ng bus. Uwi daw muna si Mama noon para iuwi yung pinaghubaran ni Tito na damit at kukuha na din ng mga panibago ika nga.
Abala si Papa noon sa babuyan ng pinsan ni Mama. Itong multicab pa rin ang gamit namin noon. Mag-aalas 6 na noon. Ako ang kapatid kong lalaki at ang second cousin namin na si Manong Boyet. Habang bumabiyahe kami, yung daanan namin ay main road o national road. Samantalang ang area naman namin, tubuhan bago mag-main road. May bus naman sa labasan namin sa main road kaso yung sinakyan ni Mama ay sa palengke lamang talaga ang baba. Kasi last trip na yung ganong oras. Kahit na simentado na yung national road na ito, tubuhan ang kaliwat kanan nito. Sa mga taga Barotac dyan, alam na alam nila na isa ito sa mga pinagmamalaking produkto sa lugar noong kapanahunan. Sa ulo din namin yung lugar na ito, gawa nang nakapag-aral din kami sa St. Paul's dito sa Barotac. Kaya alam namin kung saan mga lugar ang masasabi mong haunted o yung mga nagpaparamdam. Subali itong national road na ito, sa isang parte ng tubuhan na ito, merong isang napakalaking puno ng akasya. Ayon sa mama ko noon, hindi pa siya pinapanganak. Andun na yung puno na yon. Sa madaling salita, Sir Seth, paniguradong wala nang nakakaalam ng kwento o kung paano tumubo ang nag-iisang puno ng akasya sa lugar na yon. Ito yung tipo ng puno na titignan mo pa lang, mananayo na yung balahibo mo. Tapos kahit na nasa gitna siya ng mga taniman ay parabang ang lapit-lapit lamang niya sa kalsada. Kadalasan, iniiwas ko ang tingin ko pag dumadaan kami doon. Madagdag ko lang na kapag malamig ang paligid, yung parte na yun ay naghahamog pa. Nung hapon na yun nang nadaan kami, summer yun, pero doon sa bandang puno, mausok, mahamog. Hindi naman kakapalan pero makikita mo sa headlights ng sasakyan. Noong napadaan kami doon, Sir Seth, ilang talampakan bago kami makarating sa mismong puno, meron akong nasipat. Tatlo. Tatlong anino. Buong buo ang mga anino na ito. Dalawang malaki at isang maliit. Hindi lamang sila basta-basta nakatayo katulad ng sa ibang mga nakaranas ng ganito. Kung hindi, tumatakbo ang mga ito. Papunta sa gitna ng kalsada na parabang patawid ng daan na nagmamadali nun. Ulitin ko, Sir Seth. National Road yun. Napakaraming naaksidente doon kaya pinagbabawal ang tumawid. Hindi ako nagsasalita noon. Wala akong sinasabi sa mga kasama ko sa sasakyan. Hindi ko nga naisip na mga ibang nilalang sila eh. Akala ko mga tao. Dala lamang ng hamog at ng dilim yung pagiging anino nila. Sabi ko, bakit naman doon sila tumawid, diba? Tsaka may hamog pa. Napatulala ako noon. Hindi ko magawang sumigaw ng sumaktong pagkadaan namin sa bandang tatawiran nila. Para bang sinadya nila o sumakto na doon sila sa parte tumawid kung saan kami dumaan. Halos pigil hininga ako noon sa pag-aakalang may mababangga kami. Pero Sir Seth, nung mismong didikit na sila sa sasakyan, naging alikabok o usok na lamang sila na akala mo nagpagpag o bumunga ng tambutso banda doon. Yung usok na yon, paturo doon sa punong tinutukoy ko kanina. Pagkatapos magkausok ay bigla na lamang umambon. Dito, nakaramdam ako ng kalabit. At pagkatingin ko, si Manong Boyet na nakasakay sa likod ng multicab yon. Ang tanong niya sa akin, kung nakita ko daw ba ang nakita niya, yung mga anino. Ibig sabihin lamang noon, Sir Seth, hindi lamang guni-guni o hindi lamang pala ako ang nakapansin sa tatlong anino na yon. Yung kapatid ko namang lalaki ay nagtatanong kung anong meron. Sabi ko naman mamaya na lamang pagdating sa palengke kasi syempre, di ba, baka magpanik itong kapatid ko.
Nagkwentuhan na kami pagkarating sa palengke tungkol dito. Medyo napalakas ang kwentuhan namin noon na narinig noong mga tricycle driver na nakatambay doon sa palengke na ang ruta din ay ang National Road. Ayon sa mga ito, yung mga ganitong panahon daw talaga nagpapakita ang mga yon. Kung ano ang mga yon. Isang pamilya o mano ito na naaksidente doon mismo sa lugar. Dagdag pa ng tricycle driver. Maswerte pa rin umano kami at hindi nakita ng kapatid kong nagmamaneho yung mga anino na ito. Kumbaga blessings in disguise gawa ng paano na lamang Sir Seth kung nakita niya yun, diba? Baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Pagdating ni Mama, ikikwento pa sana namin yun kaso sabi niya wag na muna. Sa bahay na lamang daw ituloy. Pagdaan na naman namin sa National Road, lumakas bigla yung ulan. Yan naman medyo may kabagalan ang takbo ng kapatid ko. Kung ano ang sinabi ng tricycle driver, ganun din ang sinabi ni Mama. Nabuti nga ay hindi nakita ng kapatid ko yon. Kung hindi ay naaksidente kami. Tapos sa yon, dito ko na naalala na noong mga panahong nakita namin ni Manong Boy at ang anino. May kasalubong kaming malaking truck. Sa kabilang side naman, Sir Seth, ay merong waiting shed doon. Sa madaling salita, kung iiwasan ng kapatid ko ng pakaliwa ang anino, kung sakaling nakita niya ang mga ito, babangga kami sa truck. O kung pipihitin niya naman ang pakanan noon, babangga kami sa waiting shed at paniguradong malalaglag kami sa may irigasyon na simentado. Etong sumunod naman na kwento, umuwi naman ako ng Antique. Kapag weekend ay madalas akong umuwi mula Iloilo. At dahil 2 linggo ang semester break noon na pahinga, nagdesisyon ako na magpapatagal doon. Yung bahay namin na yon gawa ng priority ng mga magulang namin ang pag-aaral. Hindi nabibigyang pansin yung mga kagamitan doon. Kumbaga kung may mga sira ay hindi agad napapaayos. Noong mga panahon na ito, umuwi ako at wala sila Mama. Hapon noon o paggabi na. Sira ang TV sa bahay namin kaya naman sila Mama ay nasa bahay ng tita ko at nakikinood. Though alam naman nila na uuwi ako noon pero yun nga, wala akong nadatnan doon na kasama. Kaya ang ginawa ko ay nagpahinga na lamang ako. Ang nangyari noon, nakatulog pa ako sa couch namin sa sala. Hindi ako nakapagpalit noon kasi pagod talaga ako sa biyahe. Rough road po yung biyahe noong mga panahon na ito. Hindi pa ganun ka maayos o simentado yung daanan mula Iloilo hanggang Antique. Habang paidlip ako noon, nararamdaman ko na para bang may gumagalaw-galaw sa tenga ko. Siyempre iniisip ko na lamok yon. Kasi medyo mapuno ang paligid namin noon pero yun lang, wala akong naririnig na tunog ng lamok sa tenga ko. Alam niyo yung parang bust na sound, diba? Walang ganon. Tapos habang tumatagal, naiinis na ako gawa ng yung simpleng paggalaw lamang ng hangin noon. Parang umabot na sa puntong hinihipan yung tenga ko. Kaya naman yung kamay ko noon ay paulit-ulit kong tinataboy sa tenga ko. Nung huli, kahit na hindi ako pala mura, nagmura ako noon sa sobrang istorbo. Kasabay noon ay dinilat ko yung mga mata ko. Ngayon, etong sahig namin na ito ay meron pong linoleum. Yung kita mo yung merong mga dumi o kung ano. Basta mapapansin mo kaagad yon. Isa pa, si Mama malinis yan sa bahay, Sir Seth. Pagkadilat ko ayon, nakita ko na merong maitim na gumagapang doon sa sahig. Hindi naman yung malaking itim na langgam o insekto. Kakaiba yung itsura nito. Hinayaan ko na lamang ito hanggang sa, ewan ko ba, hindi ako mapakali at parang naiirita ako sa paggalaw-galaw niya. At dahil sa abot ko yung sahig noon, ang ginawa ko ay pinitik ko siya. Tapos ay tumilapon yun at hindi ko na nakita kung saan papunta. Pagkatapos noon,
nakaidlip ulit ako ng konti. Maya-maya pa, narinig ko na meron pong nagbukas ng hose na nakadugtong doon sa poso namin na dihigop na noon. Kadalasan kasi ng ganong oras ay binubuksan po talaga yun ni Mama para mapuno yung tubig namin sa drum. Para kung sakaling kakailanganin magamit sa magdamag hanggang sa umaga. Sinilip ko yun. At bali ayun nga, nakita ko si Mama na siya ang nagbukas nito. Sinabi ko sa kanya noon na sa harap na siya dumaan dahil sarado na yung pinto sa kusina. Ang sagot naman ni Mama ay sa may likod na lamang daw siya sa kusina, gawa ng basa na yung paa niya noon. Pabalik na sana ako ng sala, pero meron akong napansin, Sir Seth. Sa tabi banda ni Mama ay merong bata noon. Inisip ko naman noon na baka lamang kapatid ko, kasing laki kasi ng isang nakababata kong kapatid. Nung pumunta na ako ng kusina para pagbukasan si Mama, nakita ko na palapit na rin si Mama noon tapos pumasok. Nagtaka ako nung pagkapasok ni Mama, dire-diretso niyang sinara yung pintuan para ilak noon. Sabi ko, Ma, bakit mo sinara ka agad? Yung kapatid ko, hindi mo ba papapasukin? Napahinto si Mama noon. Sinagot niya ako na, sinong tinutukoy mo? Sabi ko naman ay yung batang nakita ko na kasama niya habang nag-aayos ng hose noon. Pinagdiinan ni Mama na wala siyang kasama noon. Nauutal pa akong ikinwento ulit sa kanya na may kasama talaga siya. Medyo nainis pa noon si Mama at sabi sa akin ay huwag ko daw siyang takutin at sigurado siyang wala siyang kasama noon. At kung ang tinutukoy ko ay ang dalawa kong nakababatang kapatid, hindi umano sumama kay Mama na umuwi at naiwan kina Tita dahil nanonood pa ng TV noon. Hindi na lamang ako umimik noon, Sir Seth, kahit nagtataka. Kinukumbinsi ko ang sarili na baka namamalikmata lamang ako. Nung nakauwi na yung mga kapatid ko galing sa panonood, dito ko naisip na oo nga no, imposibleng sila yon gawa ng dikolor ang suot nila. Samantalang yung batang nakita ko nakatabi ni Mama, nakapute. Nakashorts ito na hindi ko alam kung anong kulay nung una kong nakita. Kinaumagahan, nagising ako na may pagkirot yung kanang kamay ko. Para siyang namamaga. Sinabi ko ito kay Mama at napansin nga rin ni Mama na namamaga ito. Inisip naman naming dalawa kung saan ko posibleng nakuha ito pero wala talaga akong maalala. Hanggang sa merong napansin si Mama na pantal naman sa kanang bahagi ng bibig ko. Dito nagtanong na si Mama kung ano nga ba ang nakain ko kasi para akong nagkaroon ng allergy. Pero sa pagkakaalam ko naman noon ay wala naman akong nakain ng iba sa nakagawian. Sinabihan ako ni Mama noon na lagyan ng gamot. Tapos kung merong mga remedy. Pinakiramdaman ko lamang ito hanggang sa noong mga bandang tanghali na. Dito na nagsimulang sumama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, magsisimula na akong trangkasuhin noon kasi medyo mainit yung loob ko. Hindi ako nakakain ng tanghalian. Ginising ako ni Mama para kumain pero dahil sa hindi maganda ang pakiramdam ko, uminom na lamang ako ng gamot at natulog ulit sa kwarto ng kapatid ko. Ito namang kwarto ng kapatid ko, Sir Seth. Sa uluhan noon ay may bintana. Yung bintana naman na yun ay nakatapat sa gilid ng bahay namin. Yung parte o gilid na yun, may sinasabi ang mga manggagamot doon noong pinatingnan ito ng mga magulang ko bago patayuan ang bahay. Lusutan o daanan yung parte na yun ng mga laman lupa o engkanto. Kumbaga kalsada nila at tagusan umano yun hanggang sa makarating doon sa ilog malapit kinayan. Yung isa sa mga kasama sa kwentong na ibahagi ko na nung mga nauna pa. Yan naman hindi kami nagpapatayo ng kahit na anong ekstraktura doon. Ultimo mga kaway-kaway, wala doon. Wala kaming ginagalaw. Eh yun, diba andun sa kwarto, kalahating tulog ako noon. Alam mo yung pakiramdam na may naririnig kang ingay na magigising ka. Tapos,
pagdilat ko ng mga mata ko, pagkagalaw ng ulo ko. Yung unang umagaw sa atensyon ko ay yung bintana. May nakita ko doon sa bintana na kung unang tingin mo, parang laruan. Kasing laki lamang ito ng palad. Inisip ko noon na naiwan lamang ng kapatid ko yon. Hindi pa rin maalis yung nag-iisang matang dilat ko doon sa bintana. Hanggang sa habang tumatagal ay unti-unti ko nang nakikita yung kabuuan ng kung anumang laruan sa bintana na yon. Parang kulay itim siya na kayumanggi. Hugis palaka sa paraan ng pagkakaupo nito. Isa pa, alanganing stuffed toy o laruan yon. O kung laruan man yon, hindi siya magandang klaseng laruan. Maya-maya pa, bigla itong lumingon at tumingin sa akin. Doon ko nakumpirma na hindi ito laruan. Isa itong kahalintulad ng palaka. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit yung palakang yon merong malalaking tenga. Pinilit kong pumikit kasi kakalahating tulog eh, diba? Pero hindi na ako makabalik sa tulog nun. Nung muli kong pagdilat para bumangon na, nawala na yung palaka sa bintana. Tumayo na ako para pumunta sa kusina at kumain. Kinuwento ko kay mama yon at sinabihan na lamang ako ni mama na baka kasi nilalagnat ako, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Naisip ko naman na baka nga. Kumain na ako, nagugas ng kinainan. Hindi na ako bumalik sa kwarto ng kapatid ko kasi nahiga na siya nun. Sakto namang tumawag ang isang kamag-anak namin sa bandang terasa na nanguha ng mangganon. Pahinog na daw at kumuha din ako. Ngayon, Sir Seth, bago ako makapunta ng terasa, madadaanan ko muna itong kwarto ng kapatid ko. Bukas yung pasukan nun. Kaya naman habang papunta ako ng terasa, bigla akong napatigil nang may mahagip ang paningin ko. Meron kasing bata na nakapwesto sa may uluhan ng kapatid ko at hinahaplos-haplos niya yung ulo nito. Tumingin ako doon at nung masipat ko na mismo ng dalawang mata ko, nawala ito. Dito, nawirduan na talaga ako, Sir Seth, sa mga nakikita ko. Nakailang malikmata na ako noon. Pagkakuha ko ng mangga ay dinala ko ito sa kusina at ikinwento kay mama yung nakita. E di si mama ayon. Sabi na naman, ano-ano na naman ang nakikita ko. Nanggaling lang ako sa Iloilo pero kung ano-ano yung mga napapansin ko, eh wala namang maligno sa bahay. Lumaki kami na walang kahit anong pagpaparamdam doon. Ako sabi ko, parang iba na eh. Sabi naman ng mama ko baka daw yung kapatid ko lang na isa yon. Meron pa kasi sanang kapatid na isa. Kaso lang mga apat na buwan pa lamang siya sa sinapupunan ni mama nang malaman na ectopic yung pagbubuntis o wala sa matris yung bata. Kaya nung fetus pa lamang ito ay wala na. Nilagay ito sa garapon at sa harap ng bahay namin inilibing sa my garden pero hindi naman kasi nagpaparamdam yon. Sa isip-isip ko lang. Pinagtirik ako ni mama ng kandila para ipagdasal lamang umano yung kapatid ko na ito. Kaya yung nangyari nung araw na yun ay hindi ko na lamang pinansin gawa ng kahit sino naman ang pagsabihan ko sa bahay ay parang wala lamang din sa kanila. Kinagabihan, habang natutulog naman ako sa isa pang kwarto, nagising ulit ako gawa ng may naririnig ako na nagtatambol. Akala mo piyesta nun. Akala ko nga ay merong piyesta pero paulit-ulit lamang yung tunog ng tambol na ito. Pero tinulog ko na lamang at hindi ko na pinansin yon. Kinaumagahan, lalong tumaas ang lagnat ko. Nagka-migraine ako. At ang kanang kamay ko ay lalo pang namagana, sobrang sakit. At yung gilid naman ng bibig ko ay napakasakit na kung ibukbuka ko yung bibig ko na ito. Napakapdi. Sabi ko, papacheck up na ako kako pero gawa nga ng weekend doon ay walang mga klinik doon sa probinsya. Unless dumiretso ako ng emergency room.
Hanggang sa nalaman ito ng isang kaanak namin na naniniwala sa mga elemento. Baka daw nabati ako ayon sa kanila. Pinatawag nila yung isa sa suruano o manggagamot sa amin noon. Magaling na manggagamot ito. Nakakakita ito ng mga kung ano-anong nilalang. Pero sumalangit nawa. Itong suruano na ito ay hindi ko lang alam kung konektado ito sa panggagamot niya. Pero yung asawa niyang namayapa noon ay inilibing niya sa kanila lang, sa kanilang bahay at hindi sa sementeryo. Nung dumating nga ang suruano na ito, sabi niya kay mama, meron umano akong third eye. Eh syempre nagulat ako gawa ng wala naman akong karanasan sa mga bulto. Maliban lamang yung anino doon sa isang kwento ko na hindi ko naman din masasabi na multo talaga o kung anong mga nilalang o elemento. Pero sabi ng matanda, bukas nga daw ang third eye ko at hindi ko lamang ito pinapansin. Kumbaga akala ko tao ang nakikita ko pero hindi pala. Kinuha ng manggagamot ang banawan niya. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa banawan sa Tagalog pero isa ata itong uri ng mutya. Bilog na bilog itong banawan niya na mas malaki pa sa jackstone. Inikot-ikot niya yung kristal na ito. Ayon sa kanya, pag meron umano akong nakikitang puti, mga laman lupa o diwende umano ang mga yon. Wala naman akong nakikita noong unang hinarap ito. Parang mga rainbow lamang kasi nga may liwanag o sinag yon. Tapos ay makikita mo yung refleksyon ng kung anuman sa bahay o kung saan ka nakaharap. Sabi ko, wala akong nakikitang puti. Sagot naman ng matanda, ah, nagtatago sila sa'yo. Ayaw nilang magpakita. Dinala niya ako sa may kusina tapos ay pinasilip niya ulit ako sa kristal pero wala akong nakikita noon kundi ang refleksyon lamang ng kusina. Ang sumunod na pinuntahan namin ay ang kwarto ng kapatid ko. Alam mo, Sir Seth, pagkasilip niya ulit sa akin ng kristal, ay na, kitang-kita ko yung anim na puting kung ano sa kristal na yon. Bukod pa dun sa refleksyon sa paligid na kwarto naman ng kapatid ko. Yung mga puti na ito ay paikot-ikot lamang na palipad-lipad sa loob ng kristal. Sa tingin ng Sirwano, maliliit na nilalang na nagsasaya lamang umano ang mga ito. Niyaya ako ng Sirwano sa kusina at inutusan si mama na kumuha ng manok at gilitan. Hindi din ako makatingin ng maigi sa kanila noon dahil nga sa masama ang pakiramdam ko. Matapos ngang gilitan ng manok ay sinunog ng manggagamot ang balahibo nito. Tapos yung usok noon ay medyo mabahong usok. Pinaamoy niya sa akin at pinaikot-ikot sa may bahay, sa kusina, hanggang sa kwarto. Ayon sa manggagamot, hindi naman umano masama ang bumati sa akin. Gusto lamang umano akong kaibiganin ng mga ito. Natutuwa sila kaya naman sinusundan nila ako. Basta wag ko lamang umano silang murahin. Tungkol naman sa kamay ko, ano daw ba ang ginawa ko kasi sila daw ang dahilan din noon. Hindi ko pa naalala kaagad, Sir Seth, pero nung tinanong ako ng manggagamot kung hinampas ko ba o pinitik, doon ko na naalala yung maliit na bagay na napitik ko nung pagka-uwi kong nakahiga ako sa sofa. Doon sa unang parte ng kwento kung naaalala nyo. Kinuwento ko ito sa matanda at ang sabi niya, gumanti lamang daw sila. Yung pitik at pagmumura na ginawa ko, yun ang ginantihan nila pero ang sinasabi ng mga gamot ay mabait naman daw talaga ang mga ito. Huwag lamang silang saktan o murahin. Gaganti at gaganti umano sila. Sabi pa niya, pag may mga bagay o hayop o insektong nakikita na kakaiba na hindi normal sa nakikita nating mga insekto, huwag na huwag umanong sasaktan. Dagdag pa ng manggagamot, isasara niya umano ang pagiging aktibo ng ikatlong mata ko. Konting kibot ko kasi umano ay marami akong nakikita. Hindi din umano ako ganun ka matatakotin kaya gusto din ng mga nilalang na lapitan o kaibiganin ako noon. Natapos yung semestral break,
bumalik ako ng Iloilo sa boarding house. Hindi pa rin uso yung pagpapalaba doon sa labas. Hands-on ka sa labada. Noong mga panahon na ito ay puti yung uniform namin kasi nursing. Tapos yung uniform ko, tatlo lamang na pre-provide ng eskwelahan at hindi na rin ako nagpatahi ng karagdagan. Ayoko na kasing gumastos noon. Ang ginawa ko ay pumunta ako doon sa banyo ng boarding house namin. Kapag naliligo ako sa banyo, yung mga dala ko noon na pwedeng labhan, nilalaban ko na. Merong palanggana na malaki noon sa banyo. Doon ko nilagay yung uniform ko at bumaba muna ako para kumain ng hapunan. Bumalik na ako sa kwarto para maglaba at maigamit na sana sa susunod pang mga araw noon. Nung mga oras na lalabhan ko na sana yung uniforme ko at iba pang mga damit ay nagulat ako nang makitang yung mga damit ko na yon. Napiga na. Yung ready ng isampay. Napaisip pa ako noon, sabi ko, makakalimutin na ba ako? Nilabhan ko ba yon bago bumaba eh? Imposible gawa ng routine ko na po talagang bumaba muna para kumain bago maglaba. Imposible namang labhan yun ang iba ko pang ka-boardmate na babae, diba? Tsaka yung mga kasama ko noon walang katao-tao doon kasi nagdu-duty na sila sa ospital maliban doon sa freshman na hindi naman pumasok sa banyo. Basta walang pakialaman noon. Nung gabi na yun na hindi ako mapakali, Sir Seth, tumawag ako kay Mama at sinabi yung nangyari. Sumunod na araw ay sinabihan ako ni Mama na yung pinaghubaran ko. Ipasabay ko umano sa van at pipikapin na lamang ni Papa pagdating sa terminal ng Antique. Ginawa ko yon. Makalipas ng 2 araw, kinontak ulit ako ni Mama. Sabi ni Mama, pumunta ang Sir Juano sa bahay namin para tingnan yung pinaghubaran ko. Ang ginawa ay umupo silang lahat sa tapat ng mesa kung nasaan ang damit ko na nakalagay sa isang upuan. Kumuha ang Sir Juano ng lubid noon. Pinaloob niya sa lubid yung damit ko. Mga magulang ko pati yung mga kapatid ko nandun din. Inikot niya sa kanila tapos ay nag-usal ito ng dasal. Kinuwento ni Mama sa Sir Juano ang nangyari. Ang sabi ng Sir Juano, wala naman umanong problema kapag ang isang nilalang ay makikipagkaibigan lamang sa tao. Pero sa oras na ginalaw na nito yung mga damit mo gaya nung labahan ko, hindi na umanong magandang sinyalis yon. Posibleng pakialaman pa sa susunod yung ibang gamit ko o ako mismo yung pakikialaman. Kumaga, para bang obses na. At ang malala ay baka kunin pa ako noon. Matapos gawin ng Sir Juano yon, hindi ko naman na sila nararamdaman bilang sila. Pero paminsan-minsan, Sir Seth, kahit nandito na ako sa ibang bansa, kapag may isang mahalagang bagay ako nakukunin noon ay bigla na lamang nawawala. At kapag magpaparinig ako na kailangan ko ay bigla na lamang lilitaw yung gamit na yon. Pinagsabihan ako ni Mama na huwag na huwag kakausapin. Yung isa pang manggagamot na kilala namin ngayon na pumalit dun sa Sir Juano na kinuwento ko kanina matapos pumanaw. Ganon din ang sinabi na huwag muna umanong kausapin. Dahil baka yung ginawang ritual ng yumaong Sir Juano para hindi makalapit ang mga diwende ay baka mabasag pa umano kapag kausapin ko pa at makalapit pa ulit ang mga ito. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Gaya ng pinangako ko yung mga nag-message ka nung mga nakaraan na hindi ko nabasa. Ngayon ko po babasahin. Unang shoutout, nagpapa-shoutout, nahiya talaga ako dito. Nahiya ako sa sarili ko kasi tinitingala ako to eh. Shoutout ang isa sa pinaka-idol ko, si Chris Topics ng Pinoy Topics. So sa mga... Hindi ako sure kung may hindi pa nakakaalam kay Sir Chris eh, pero siya po yung may-ari ng channel ng Pinoy Topics. Napakaganda ng boses, napakaganda ng pagnanarate, swabing-swabe. Ayun, hello sa iyo sir, congratulations sa anak mo, sa new baby. May old baby ba sa bagong sa baby mo? Yan. Salamat po sa pag-message sa akin.
Sir, pa-shoutout ng August 10, that's tomorrow. Happy, happy birthday, Ma'am Elaine Almera. Happy, happy birthday po sa inyo. 16 years old, Nax. Ayun. Boss, shoutout Rudel Guduco. Shoutout Boss Family Guduco. Mahal na mahal ko yung mga yan from Lower Nawasa, Quezon City. Thank you, from Rudel. From Ma'am Lia Baer, sir, pa-shoutout lang po sa Lola Esmeralda, get well soon. Nasa ospital po kasi siya ngayon pero alam niya na babatiin mo siya, antay niya daw. Salamat. Thank you, ma'am. From Alisa San Jose, pabati naman po Alisa May San Jose, ang family ko po. Ako, palagi ako nakikinig ng mga kwento mo. Simula ng sinabihan po at kinentuhan ng aking mami Faye, gapas na mga kwento mo. Hanggang ngayon, araw-araw kong naghihintay ng mga kwento at nakikinig. Thank you. From Nico sa Torres. Sorry po, Bisaya ako. Pabati naman po sa baby kong magpa 5 months ngayong 21. Maraming salamat po. Yun. Pabati na rin sa asawa ko tsaka yung baby namin. Lagi namin pinapakinggan yung mga kwento mo tuwing bago matulog at gabi at hapon. More stories po sana. Thank you. From Losaref Jam naman, pa-shoutout sir Dan Jambe Ferasol ng Capiz, tagapakinig ng mga stories nyo. Thank you. From Chris Nino Baet Valdelion, sir, sana po ma-shoutout nyo po ako sa next video. Thank you po, lagi po minikinig kada gabi pampatulog ng nanay ko. Thank you sa inyo. Magandang gabi po, sir. Thank you sa pagbasa at pag-upload ng kwento ko. Thank you po. Nakakilig talaga yung boses mo. Sir, pwede po pong pa-shoutout si Jezreel Marie Bravo Fernandez, Sang Baredo Ahoy Iloilo, kag kay Juliana Margo Masongsong Sang Lemery, kag sa duha ko, kabata, kay JM, kag Mirai. Salamat po ulit. God bless, from MJ Aliaga. Thank you. From Leia Mihia, pa-shoutout sa next video mo, Tolero Family of Ormoc City. Thank you. From Noeline Gonzalez de la Cruz, pa-shoutout naman po. Sure. From Kate Gadiano, sir, pa-shoutout naman po sa YouTube channel mo. Lagi ako nakikinig sa mga kwento mo habang nag-aantay sa pag-uwi ng boyfriend ko. Ang ganda po kasi pakinggan ng boses mo, nakakawala ng problema. Thank you, Ma'am Kate. Sir, pa-shoutout po Ate Jess Kaando Kegali at sa MSFT Boys. Idol namin kayo. Salamat, from Ronel Batis. Thank you. Hello, Sir Adrian. Po ito from Rizal. Gusto ko lang sana magpag-greet. Lagi kami naikinig ng tito ko habang gumagawa ng tinapay kada hapon. Bobby pala yung name niya. Isa din ako sa nag-send ng kwento, yung kahon ng title. May mga ipapadala pa ako pag may time magsulat, from Adrian Maranan. Thank you, sir. Sir, start pa-shoutout po kay Jezreel Marie. Ay, ito na pala. Ay, kay Jezreel Marie Bravo Sang Barid Do Ahoy Iloilo, nga nayanggaw na kag kay Juliana Margo Masungsong Sang Lemery Iloilo, kag kay Jax Mirai, kag GM. Salamat kid, from Joneril Aliaga. Isang account, dalawang account na ata, no? And last but not the least, shoutout ko lang yung GC ni Sir Ruben Barok, yung si Karuben, yung isa sa mga yung sender natin, yung isa sa mga manggagamot na sender natin sa kabilang channel natin. Hello sa inyo, Spiritual Warriors GC. Ang dami niyo nagpa-shoutout, di ko na naisa-isa. Pero yun, salamat sa kulitan. Yung mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.